Isang bata ang patakbong dumating upang magsumbong sa kanyang ina. Sabi niya, "Inay, mayroong isang batang lalaki doon sa gubat na kumukutya sa akin." Lahat ng sinasabi ko, inuulit lang niya, kung sasabihin kong kumusta, sasabihin niya, kumusta. Kapag sinabi kong, sino ka, sasabihin niya, sino ka? Sinabi kong, ano ang pangalan mo, at sinabi rin niya, ano ang pangalan mo? Kaya nagalit ako at tumalon sa bakod upang pumunta sa gubat at hanapin siya, ngunit hindi ko siya makita. Kaya't sumigaw ako, susuntukin kita, at sinabi niya ang parehong bagay, eksaktong gaya ng sinabi ko. Sinabi sa kanya ng ina, ang sumasagot sa iyo ay alingaungaw lamang, anak. Kung ang sinabi mo sana ay, mahal kita, ganun din sana ang sasabihin nito sa iyo. Katulad din ito ng kwento ng isang aso na pumasok sa isang silid na puno ng mga salamin. Sa huli ay namatay siya sa sobrang pagod, sa patuloy na paglaban sa kanyang mga kaaway sa salamin. Kung kahit isang beses man lang sana ay ikinawag niya ang kanyang buntot, sana ay nakita niyang nagkakawagan din ng buntot ang mga aso sa salamin at gustong makipagkaibigan sa kanya. Ang buhay ay gaya ng alingaungaw o salamin, makukuha natin dito kung ano lang ang ibinibigay natin.